dito niya. Pero eto na nga. Hindi na natin papatagalin palit. Head on to the game 2 to the land of dawn. Parin ba yun na? Yes, and right now, both teams going to their respective buffs. Pero yung ating Cyclops dumiretso sa mid. Oh my god, look at the blazing burst fireball na binibitawan dito ni Imbad DJ, causing that X-Board to lose his Faraga armor. Pero Bleaker out has been activated. Mashup the basic attack. Habos yung pakas ng connect. Pero sunog sa tropa natin X-Board, and that is going to be the first blood. Tama ka dyan, nakita mo, yung early harassment na ginagawa ng isang Masha, nakakapikot talaga. Okay, sinisimulan niya denying again the orange buff for the side of Cignal Ultra and requesting for a post dito sa side ng Aura PH. Kamusta ka dyan, Prof. B? Ay, may kagat labi ka pa. Milyones ni Coach Chuck dito pinag-uusapan namin. Malang din namin. Ano, eh. Ano ha? Sa pound for pound alabang. Oh. Tama. Babalik daw, babalik. Inihintay lang yung city government. Nag-gym ka pa daw ba, Prof? Hindi, dahil ano eh, lockdown eh. Pero pagkatapos, dito ka. Dahil ba talaga sa lockdown? Snap ka lang pagbibigay. Pagkatapos sa lockdown, it's over. Girls, kabahan na kayo. Oo. Lalo na yung ate mo. Sabi ko sa inyo, hindi ako marupok. Okay, unahan ko na kayo. Lapitin tayo pero hindi tayo marupok. Yeah. Oh, isang pagkatabi nga dyan, close up sa camera. Alam mo si Derek, no? Panis. Derek Bobot. Derek Bobot. Derek Bobot. Ayun na naman si ano, Big D. Big D. Si Big D. Ay, salamat sa 10 stars galing kay Rouge Tan Lori. Thank you. Ayan na nga, let's back. Ayan na nga, it's back. Sisismisa kami. Nako, delikado yung masha natin dito. The Flicker is there. The Burning Station still alive. Pero coming from Toast, Jean will be successfully taking down the very, the ano ba yun? The pinakamakulit no, na masha dito. Kanina pa siya katambay sa red eh. Tama ka dyan, tama ka dyan. Makulit sa makulit talaga dito. Three members of Aura PhD dito sa may bandang middle lane. Toast Jin dito, nireset na lang din yung crab coin. Sininip niya muna kung magkakaroon ng ambush type na gagawin dito. Ang side of Aura PH requesting again for another pause for the side again of Aura PH. Mukhang nagkakaroon sila ng problema. Kaunti lamang. Very konting problem. Pero look at Prof, ang pogi. Uy, sa Aura PH, kamusta daw ako ni Menard? Uy, bakit? Dapat kayo, boss Menard. Issue talaga si kayo, Maynard. Ah. Si Maynard, yung trash talk ng sagad ni Prof. B kahapon. O hindi. O hindi. Umanga dun si Prof. B kahapon. Umanga ako kay Maynard. Oo. Grabe. Parang naging tayo first time yung taong naloko niya yung sarili niya. Charo kay Maynard. Oh, feeling ko parang mo na to. Ano kay Maynard eh. No. Game na ba natin? Ikasa na ba natin? Ay, kailan ba yan? Kailan ba yan? Gana yan ah, gana yan. Aabangan ko talaga yan. Content siya, content! Tama, 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 tama. Pero, kahapon, hindi namin expect. Akala namin it's either Masha or Esmeralda. Nag-Kufra, Baymax! Hindi ko kasi napanood. Wala kasi tayo internet kahapon eh. Oo, oh, papunta ka kasi sa moon eh, no? Oo, oh, nasira kasi yung ating satellite. Ito talaga may kasalanan nun eh. Magkakaroon pa tayo ng isang winner mamaya, di ba? Ng 1-1 sa Street Dias. Yes, sir. Meron pa. Hindi makapag-move on. Uy! Naka-move on na ako kay Menard, ah. Naka-move on na ako, guys. Alam mo talaga may pass kami ni Menard, eh. Pero ayun na nga, let's... Uy! It's back na! Baymax! Totoo naman, huwag kayo tanggi. Uy! Issue! Oh, mute ka na ulit. Baka may marinig kami. Pero eto, onto the top lane. Nako, wala pa naman masyado nagagana. Pero onto the beat, tapakiramdaman namin magkabilang team natin dito. Bursting Fireball. Galing kay Imba DJ will connect. JP dito. Ay, what a dodge. Dodge place talaga ang ginagawa dito ni JP. No, though 1-0 pa lang ang score natin dito. JP with the ultimate. Just to know the locations of the enemy team. Onto the bottom lane ngayon ang ginawa nila. Sinusubukan nila patayin si Rhea with the flicker, pero the snow coming from the flame shot is there. I think idadive nila to with the umbrella, tapos sunog lang din Dragon Tail's life still is not enough to save himself.
Oh my gosh. Ngayon pala parating yung responde sana dito na Cignal Ultra. Dito sila natago Hades together with Ben Sanity. Inaabangan nila kung may dadaan ba dito. Pero at the same time, sila Kagura. Di pala dun dumaan. Okay, fake news. Kumbaga. Okay. Nararamdaman. Dito pumuesto to. So back na lang tayo dito sa bandang middle lane, babe. Speaking of nararamdaman, tignan mo kung paano gumalaw si JP dito. Talagang feeling niya meron... Kaya pa lang eh, ilag kung ilag yung ginagawa niya rito. Pero speaking of ilag, hindi nakailag yung member na si Hades might fall down. Hinabol talaga ni parang JP with the basic attacks. And that is going to be a creep coming from the passive, no? Ni Yi Sun Shin. Pero oh my god, still on the go. Expert dito. Masakit yung damage. Hearing torrent is not enough. Pero flame shot will be securing that kill. Here comes the dragon form. Dragon tail will take down Killwash. Killwash dito. Actually, greed. Hinahabol hanggang ngayon. Nung tropa natin na si Ruby, bumato ng payong, nag-recall. Tapos teleport sa kabila. Then, link out palayo. Ganong katindi ang Kagura ni Greed dito para hindi makabaka natin. Here comes the Atlas with the RKO palabas. Tapos yun yung overturn galing dun sa Kagura. Masakit ang binibitawang damage dito sa Insanity with follow-up, pero Masha ngayon palang natapos sa Lord, nag-flicker in, tapos takbo palayo. Ngayon palang actually pala, ano yung yin-yang overturn na hila, ang gang palang pasok, pero hindi pa tapos, hearing torrent, tapos bursting fireball, taking down Greed. Ang tagal ng teamfight na yun, ha? Sa tagal ng teamfight na yun, di nila napansin, nakuha na ni JP yung gusto niyong objective, which is the turtle buff. Okay. Hindi nila namalayan. Oo, katabi lang nila, sinisimulan ni JP, hindi na kinontest doon ang Cignal Ultra. Oh, look at that, the gold lead umapabor dito sa side ng Aura PH, pero kakaunti lamang, it's around 200 plus gold lang naman. Yes, tama ka dyan. And right now, Aura PH, hawak nila yung mapahalos eh. Even though wala pa masyadong, wala pang threat na napupush, sila yung may advantage. Pagdating sa ano, sa paghawak ng map, kasi yung rotation nila malinis, alam nila kung sino yung dapat nila unahin, speak up, alam na dapat unahin, alam na rin ang Cignal Ultra na kailangan unang mawala si Yi Sun Shin dito. Pero sa top side, delikado rin yung kalagay ng Masha natin. Pero look at the passive, naligtas siya ng kanyang HP doon sa malaking Jolin, no? Kasi kapag tulad ng sabi natin kanina, pag sumakto ang disable, sa pagkawala ng health bar ng isang Masha, walang disable. Sabi natin kanina, look at Greed here together with Illuwash, that Insanity even under the Tore, pero nag-transform ng sinama dito sa Rhea sa pagiging dragon, pilit na tinataboy ang miyembro dito ng Aura PH. Oh my god, even under, nakapa. Uy, nabuhay pa! Pero onto the middle lane, nakuha na naman yung to JP, 1-2 yung score with the Bounty Hunter, hindi niya masyadong na-utilize ang kanyang emblem, Maring Athena. And right now, Cignal Ultra has the upper hand in terms of objectives and gold, pati na rin kills. Tama ka dyan, objectives and gold, nakuha talaga nila yung plano nila dito. Unting-unting nire-regain dito ng Cignal Ultra yung catchplay nila, the comeback kings, kumbaga. It's not over yet until it's over. Sinusimulan na nila dito ang turtle buff. Espatan sa dito ni Creed together with Illuwash. Illuwash? Pumasok dito. Uy, si Ben Sanity medyo lumagpas. RKO dun sa dragon. Rhea might fall down pero buhay. Nakatakas pa rin naman. Pero turtle has been taken down by Aura PH. Look at Killwash. Talagang slow kung slow. Pero Greed, delikado yung kalagayan. Blink out ng Khan. Picker tapos bursting fireball. Galing kay DJ securing Greed for their team. 5-7 tayo. Hindi pa tapos ito. Ang miyembro talaga ng Aura PH. Grabe! Top 1 Pilipinas talaga yung halir. Parang muscle memory niya, no? Flicker, tapos yung bursting fireball on point. Parang nagda-darts lang. Look at that. Ultimate activated by Yi Sun Shin, trying to spot on the information on where the members of Cignal Ultra is. Meanwhile, si Kiel BJ doon sa may top lane, kiniklear yung minimoy ba dito. Uy, maasim! Medyo maasim yung ginawa nila rito, pero ang ganda ng hila ng ating Ruby. Talagang hila hanggang river yung core ng Aura PH dito, which is yung YSS. Medyo nag-greedy siya doon. Akala niya maaabutan niya si Imba DJ, pero Toast Jin with the ultimate, tapos flicker out, hila, pati laman loob. Grabe. Makakita tayo sa RG ng mga Ruby-Ruby dito, ah, parang may mask. But then, at the same time, hindi na namalayan, natakawan na naman sila dito ng LBJ ng resource nila, which is the orange buff. Tapos dito sinisimula pati yung dito wonder, oh, how sa gold dito si LBJ? Tama dyan. Skill BJ actually naiiwan na. Wala masyadong bumibisita. Malaking bagay yan. Pero off na bisita di, Imba DJ Dricado actually pagaya niya. Pero disengage siya lang din naman muna yung Atlas natin with that Yuzo.
tama ka dyan. Pero, parang Baymax, what do you think yung naging key dito na nabawi no Cignal Ultra yung momentum nila? Diba, I think yung rotation. Oh, yung rotation kasi nakita na natin yung Ruby na pa masyado. Pero another teamfight is going to happen on the bottom lane. Passing ball. Patapos sa last insanity's damage is enough to take on two members of Cignal Ultra. Here comes Rhea though. Pero still, tuloy ang bakbakan natin dito. The damage coming from YSS is not enough to take down Rhea with the Dragon Form. Pero Masha still on the go. Onto the turtle buff doon sa taas. Pero ito nakita siya kaya nag-disengage siya ng sa turtle. Ang ate mo, Masha. Ayaw nilang tantanan to ha, yung two members dun sa may bandang bot lane. But meanwhile, two skin together with LBJ na nako. May kasama pa nga sticker. Sticker dito ulit, two skin. Pinaghirapan ni two skin, ninakaw lang si LBJ ng ganun-ganun with the sticker pa. Oo, nag-sticker pa. Ang galing nang ginawa dyan actually, no? Praso na buhay. Tumigil siya sa atake. Kina-skill niya si Tusjin bago niya binanatan ang basic attack. Speaking of Tusjin, Tusjin will be taken down by paring JP. And i-correct ko lang din pala, no, hindi pala siya bounty. No? Medyo ano? Mas ano lang, ano pala to? Killing spree. Kala ko bounty kanina. Right now. Oh my god! Look at the flicker just to dodge out the ceiling torrent. Kala ko mamamatay dun si Imba DJ pero may flicker out ano din para dun sa pambiner. Advance mag-isip. Oh. Nakanakaw pa nga si JP ng another purple buff for the side of Cignal Ultra. Nakuha na nung Aura PH yung groove nila dito. Walang tinamaan doon ang Tyrant's Revenge ng ating Kupra ni Ben Sanity. Meanwhile, JP focus fire to my tier 2 tower on the bottom lane ng Cignal Ultra. Yes, Mari Athena, one thing lang, no? Paano ba ang dapat gawin ng Cignal Ultra? Kasi the combo is there, eh. The setup, no? Kailangan lang ng Kupra. Paano nila magagawa yung perfect setup nila? I mean, sino ba dapat ang i-engage nila para sa perfect setup nila? I think kanina tama yung ginagawa nila, eh. Yung si JP, pag nagmama-atin si JP, napipick off nila. Kaso nagiging baliktad eh, yung center nila, which is si Tusjin, tinamo, siya na naman yung inup na dito. Yun kasi inaasahan nila, yung hatak ni Tusjin. Pero si Atom ang hatak niya dito with the Jinyang RKO! Nagdawa, pero hindi pa tapos. Here comes the Dragon. Imba DJ taking down Greed. Patay din siyempre, pati yung Atlas natin habol hanggang dulo ng Earth. Galing sa Cignal Ultra, delikado ang kalagayan nila ngayon dito. Bantra si Ben Sanity, pero what a nice dodge actually coming from JP. Here comes X-Borg contra middle lane. Kakatapos na mag-clear ng wave na si Sanity dito, pero flicker out. Tapos may flicker then, and that is to be another takedown for Aura PH. Look at the damage sa binibitawan ni paring Hades dito. Delikado yung ating X-Borg, pero here comes the follow-up. Ang galang si Raga armor niya dun lang, no, sa malaking jolin. Ganong kasakit na yung damage ng Cyclops natin. Tama ka dyan, yung star power lockdown dito ng Cyclops natin. Pero nakaligtas pa rin doon yung ating X-Borg. Trying to chase down dito si Aura Green na spotan niya. O Fake Lord na lang. Nireset na lang din nila. Hindi nila pwedeng start kasi masyadong crucial yon. Lalo wala nang naka-retribution sa team na Cignal Ultra dito. Rapisha trying to get perfect run of RK. Oo, oh, team ba? Ako pero nagkamali yata na kinakamot si KelBJ. Si Kadis yung nakamot niya dito, maring Athena. Ang ganda sana na ginawa nila doon. And once again, yung flicker dodge doon sa searing torrent, no? Kaso mali lang talaga siya nang nakamot, maring Athena. Yung lang naging problema niya. Sa... Yes, yun yung naging error nila dito. But then, look at Kilowash versus Tusjin na naman. Ito yung dalawang offlaner natin. Kukulat lang naman. Hindi na rin eh. Masyadong crucially start yung game. Siguro for Cignal Ultra, atay nila dito. May mapagkas na isang aso sila. Ang nakita ko dito. Nakuha pa ni JP yung kill na yun for Hades. Actually, that is a 1-for-1 exchange, no? Kasi ang nakuha kanina is si KelBJ lang din man. While sa ang nakuha sa Cignal Ultra, isa sa pinaka-damage dealer nila, no, which is si Cyclops. Na napakalaking bagay. Nakita naman na kalaki yung damage na binitawan niya doon. Pero right now, the Lord is being aggravated by Aura PH. Ito natin kung itutuloy nga ba nila, Maring Athena? Kaso nahuli dito sa Tusjin. Ako po! Wrong position for Tusjin yun. Nanapita siya dito. This gives the Aura PH a chance na nakuha pa nga nila yung dito. Iwan pa with the RKO lahat. Pati ang same A umbrella dito ni Kagura. Gusto siya sundan. But the transformation will save him. Okay, this needs... Grabe. Ano, kailangan nalang mag-regroup dito ha. Nakuha ng Aura PH ang Lord. And quick item check tayo habang nagmamarcha pa naman. Tignan natin. Ayan, makikita naman natin item-wise ng ating Yi Zhen Xin.
tapos BOD going for the victory. May kasama pang Raptors Machete yan, syempre. Whereas yung Koi sa kabila, meron lang din nga Codex, tapos yung kanyang Concentrated Energy and Holy Crystal. Pala masakit na rin yung Cycles natin with the Holy Crystal na rin naman pala. Pero Last Insanity onto the middle lane, skip ng damage sa binitawan. Kalahati ang buhay ng mga miyembro, pero the Lord is still marching onto the middle lane. RKO sa dalawa, pero walang follow-up. Here comes Kagura with the Umbrella, pero nahila rin siya sa loob ng torre ni Parentos Jin. That's going to be a double kill in favor of Cignal Ultra, pero busy sa top lane bumasag si Paring Kel BJ, pero nahuli. Tignan mo naman yung life sila binibitawan niya, pero the damage coming from Hades is enough to take him down. Mega kill na nga lang si Paring JP, and that is going to be a 3-4-3 exchange in favor of Aura PH sa kadahilanan nakakuha sila ng inhibitor turret. Tama ka dyan. Butas na ang top lane dito at gusto pang butasin. Oh, si JP Mercado! Kaso, inabutan ng Purify Lockdown. Nakapag-purify, sinusundan ni Rhea. Tinawag ang pitong Dragon Ball na shutdown pa nga ang core dito ng Aura PH. Actually, Maria Tina, tama ko lang. Walang Purify pala. Si JP, no, yung skin na niya, yung slide niya, nakamutan ko na ano siya, na nagka-cancel out siya ng disables kapag nandun siya sa animation. Wow, that is actually very good. Para siyang nag-tune po ng shoe. Ng chew. Tama ka dyan. No, yung back away niya doon on point, kaso aabutan pa rin talaga siya. Lalo pulahan na lang, 1/4 na lang yung buhay niya. Ligat that. Kaso hindi basta-basta makapag-speed push at hindi rin naman ma-show dito ng Cignal Ultra yung mga lanes nila. I think another win for Aklash, ha, para ma-turn around talaga lane game na to. Yes, ayan. Delikado ngayon dito ang pastuhan ng mga Aura PH na Rhea. But the damage of the RKO is there. Dragon Ball must be inactivated. Ngayon, oh my god, naiwan yung X-Word natin dun sa likod. Pero still alive, trying to run away. Pop off nga lang yung immortality niya. Pero look at Masha, split pushing dun sa may likod. Gustong gusto yung turret natin. Ang ganda ng Katlin. Buhay pa yung X-Word natin. Pero JP shutting down Rhea, still on the go. Hinahabulat ng miyembro Bensanity, trying to run away. Pero here comes Masha, kinamot sa likod. Si Imba din isang backup dito sa may gilid. Bensanity with the figure out. Here comes the Atlas, though hinahabol talaga si Aedes. Pero Bensanity ang gusto ng Masha natin. Look at the damage. Double kill para kay KLBJ. Aedes still try to run away doon sa Atlas. Sa parin niya hinahabol. Grabe. Tama ka dyan. Ako, RKO kay Tus Jin. Look at that. Even the semi umbrella damage is real. Naku, left to fight for their base dito si Hades, ha. Ako, pero ang ganda. Sa kaso, this will be a tough fight. Lalo mag-isa siya. Tatlo yan. Masakit ang damage yan. Dito ang smash as well. I think tapos ang laban in favor of Aura PH. Ang galing ng Aura PH.